Whoever keeps the word of Christ, the love of God is truly perfected in him. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which appear beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones and every kind of filth. Even so, on the outside, you appear righteous, but inside, you are filled with hypocrisy and evil doing. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You build the tombs of the prophets and adorn the memorials of the righteous. And you say, 'If we had lived in the days of our ancestors, we would not have joined them in shedding the prophets' blood.' Thus, you bear witness against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets. Now fill up what your ancestors measured out." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Our readings for today would want to introduce to us two characters with two opposite character. Two characters with two opposite characters. And let's see who among these two characters and their character are likely related to us. Tingnan natin sino sa mga karakter at kung ano ang karakter nila ang pwedeng maging o maihantulad sa atin. We begin with our first reading. In our first reading, Saint Paul is writing to the Thessalonians without shame about how he worked night and day just to support himself while preaching the gospel. So our first character is Saint Paul. And Saint Paul was not ashamed of working even night and day just to support himself para kumita, because he is supporting his mission, and that is to preach the gospel. He did not disturb anyone nor burden them just to ask for support. Hindi siya nanghihingi, nagtatrabaho siya ng sarili niya, nagpapakahirap siya. Hindi siya nangungutang, hindi siya nanghihiram, o hindi siya nangangalabit kahit kanino. Hindi siya nangiistorbo ng iba para lang suportahan ang kanyang mission. He worked to support his mission. He was a tent maker. Alam niyo po ba yung tent?
Sa atin yung tent parang yung ginagamit pag nag-camping, hindi po ba? Ito yung tent yung medyo malaki, yung may tolda. Ganyan, no? Ganun ang trabaho neto ni St. Paul. He was a tent maker. At hindi siya nahihiya. Hindi niya ikinahihiya yung kanyang trabaho. Kasi ito ang sumusuporta para sa kanyang misyon. For Greeks, manual labor is for slaves only. That is why they despised St. Paul because of it. Mababa ang tingin nila kay St. Paul because yung trabaho niya, pang-alipin, pang-slaves, because it is a manual labor. But whatever they think of him and tell him, St. Paul was never ashamed as long as his intention is pure, as long as his heart is clean, and he is not doing anything wrong. Kahit noong panahon ni San Pablo, ang mga tao, marami ding nasasabi sa kanilang kapwa. Tawag natin ngayon, sa mga yon, mema. Alam niyo po yung mema? Yung memasabi lang, no? Yung madaming puna, madaming komento, madaming pintas, batikos at chismis. Tawag natin sa kanila, mema. At kahit noong panahon ni St. Paul, marami ng mema. Lahat naman, binabase lang sa panlabas na nakikita. Ganyan ang mema. Nakabase sa panlabas na nakikita. Uso pa ba yun ngayon? Yung ikinahihiya yung trabaho? Kaya nga, di ba, pag sinabi, tinanong, anong trabaho mo? Basurero lang. Factory worker lang. Gwardya lang. Janitor lang. Bakit may lang? Kasi ang baba ng tingin natin sa ganon. Even St. Paul, his work, ganon din. Mababa ang tingin sa kanyang trabaho. But he was not ashamed because he knows his intention. His heart is pure and he is not doing anything wrong. Sa mga mema, ganyan, mababa ang tingin, may nasasabi. Kaya kung madali kang maapektuhan sa sinasabi ng iba, sigurado mauuwi ka sa pagiging mapagpaimbabaw. Ito yung klase ng ugali na puro panlabas. Hypocrite, hypocrisy, panlabas. Kaya nga minsan, tinatawag natin itong palabas. Ano ba ibig sabihin ng palabas? For show. Para lang may maipakitang maganda. Yung ginagawang isang bagay na maganda sa palabas, pero pangit ang intensyon. Kunwari, mabuti, pero masama sa loob. Maraming ganyan. Pwedeng maganda nga ang trabaho. Uy, politiko ako. Uy, lawyer ako. Doktor ako. May titulo. Pero magnanakaw. Pero mandaraya. Pero nanloloko. Ang ganda sa panlabas. Pero ang loob? Like the scribes and Pharisees in our gospel, whom Jesus criticized for being hypocrite. Ito naman yung pangalawang karakter. Mga Pharisees and scribes na sinasabihan ni Jesus na mga mapagpaimbabaw. Jesus even compared them to a whitewashed tombs. Ano ba yon? Sa Tagalog, nicho. Nakakita na po ba kayo ng nicho? Hindi ba ang nicho ang puti sa labas,
Pag November, pinipinturahan natin, kailangan maputing maputi. Pero sa loob, puno ng bulok. For they put an external show for religious perfection, palabas lang. Ganyan yung mga Pharisees and scribes. They put a religious perfection just for show, down to the tiniest detail. But inside their hearts and minds are full of pride, hatred, and contempt. Ganyan ang mga Pariseo. Kailangan maganda sa labas. Mukhang mabuti sa labas. Pero ang loob, marumi. Ang loob, puro kasamaan. These are the two characters that our readings would want to introduce to us. And these are the two opposite characters that hopefully would help us look into ourselves. Sino ba tayo sa dalawa? Tayo ba ay katulad ni St. Paul na importante ang malinis ang intensyon kesa sa panlabas? O tayo ba'y katulad ng mga Pariseo na nakatuon sa panlabas? Dibali ng pangit ang loob. These are the two characters and their opposite characters which remind us of ourselves whenever we fail to clear our intention and focus more on the outside execution. Mas madali kasing magtago sa panlabas na kaanyuan kaysa panatilihin ang mabuting kalooban. Dahil sa mata, ang panlabas lang ang nakikita. My dear brothers and sisters, we can all hide from others in the guise of outside beauty, but not from God, who sees the heart of everybody. Amen.